What's up mga ka-hawkies? Ngayon pag-uusapan natin yung masamang balita na nangyari sa akin kahapon lang. So, napaka nakakabigla talaga yung nangyari sa akin kahapon. Kasi hindi ko nga alam kung ano yung rason . Pero meron akong teory kung bakit. Meron akong teorya. Meron akong clue kung bakit naging ganun ang nangyari. So, guys, actually, yung nangyari is na-terminate or na-suspend po yung YouTube channel natin kahapon. Aww. So, may apat tayong videos doon. Sayang kasi umabot na ng 1,000 views yung mga videos na yun . Pero sa yung in-expect ko, mariretrieve ko yung channel ko, yung in-expect ko na mawawala yung subscribers, pero nandiyan pa yung mga videos. Yung nangyari, naging baliktad. So nawala yung videos pero nandun pala yung mga subscribers. So nakakapanghinayang kasi mahabang videos yun, tsaka mga detailed tutorial yun . Marami kayong matututunan sana dun. Kaso nawala, napakasayang. So ngayon guys, mga ka-hawkies, ituturuan ko kayo sa mga ka-YouTube channel niyo, may mga YouTube channel dyan na yung mga account nila ina-suspend or na-terminate. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano maging possible, hindi 100% na mare-retrieve nyo yun, pero may possibility, or bigyan ko na lang ngayon ng 70% na mare-retrieve nyo yun kapag wala naman talaga kayong ginawang masama. O meron kayong ginawang masama pero di ganong malaki. So actually yung account ko is na-suspend times 2. Dalawang beses na-suspend yung account ko, nakakabigla. Kasi yung reason why na-suspend yung account ko is na-suspend yung account ko dahil theory ko dyan nakapag-comment ako ng may word, yung red word, kumbaga yung manghihingi ka ng tulong, yung na-mention ko yung word na SUBS or subs, tsaka inulit-ulit yung word na yun. Yun naka-receive agad ako ng notification from the Gmail or the Google Mail na due to repeated violations of the community guidelines sinuspend ng YouTube yung channel ko. So panay comment kasi ako noon . Pero iniwasan ko talagang ma-comment yung word na yun. Napakainit naman dito. So iniwasan ko talagang ma-mention yung word na yun, pero may time na nakalimutan ko, tsaka naulit-ulit ko pa. Hindi pala yun, parang gano'n naman, nangihingi ng tulong. Pero yung sinabi ko doon is, paano ko makukuha yung 1,000 subscribers. So inulit-ulit ko yung word na yun, tsaka di ko napansin na bawal pala yung word, yung red word na subs or subscribers. Bawal yun kasi labag yun sa community guidelines na ma-spam ka or ano pang ibang things na pwedeng mangyari sa account mo. So ganun. So guys, for today ituturo ko sa inyo kung anong ginamit ko na method para ma-retrieve ko yung YouTube channel ko. So sa second naman, isi-share ko lang ulit sa inyo sa second suspension ko. Hindi ko alam kung bakit na-suspend ako. Nung na-retrieve ko ulit, tinignan ko sa analytics, sa YouTube analytics or sa YouTube Creator Studio,
kung bakit na suspend yung ano ko yung account, na resuspend pangalawang beses. So tiningnan ko yung mga videos ko deleted by YouTube or hindi na pwedeng gamitin. So the first time na na-retrieve ko yung account ko is agad-agad kong rin i-upload yung mga videos na na-delete. So hindi pala pwede yon, guys. Ingatan niyo yung account niyo. Hindi pwedeng mag ano ka lang ng mga words na red words, kung tawagin ng iba yung mga words na sub to sub or subscribers. Huwag niyong ulit-ulitin yun, or huwag niyong i-try na i-comment yun sa public, kasi labag na labag po yun sa community guidelines, kasi it will be marked as spam. So guys, ipapakita ko ngayon ang yung method na ginawa ko. First is sa sinend na email ng YouTube sa iyo, may lalabas na ano yung if you want to ano to make an appeal, just file this form. So may form sa ibaba ng email. Ito nga pala yung email na sinasabi ko sa inyo. Sa baba niyan, mayroong form na may link sa form na kailangan mong i-press. Tsaka ipipress mo lang yan or i-click mo. Then, pag nakarating ka na sa second page, kapag na-click mo yung ano, so yung link na click mo na, tsaka nasa second page ka na, ilagay mo lang yung full name mo, yung totoong pangalan mo, guys. Yung totoong pangalan nyo, hindi yung pangalan ng channel mo. So, yung ginawa ko is fill up ko yun. Linagay ko yung ano, yung full name, tsaka yung email, kung anong email yung ginamit ko sa account ko. So, next is kung anong email naman ang gagamitin nila para ma-send yung email nila, kung ano yung feedback nila. So, next naman is ilalagay mo yung URL or the link of your YouTube channel. So, at the first page, makikita nyo yung pangalan ng page, yung channel nyo, este. Channel nga pala. So, i-long press nyo lang yung pangalan ng channel nyo doon sa first page, kung saan makikita mo yung email na ng suspension. Sa first page yan, makikita nyo yung blue na pangalan ng channel nyo. I-long press nyo lang yun, tsaka i-click nyo yung copy URL, tsaka ilagay nyo, i-paste nyo doon sa name of your channel. Name of the channel that has been suspended. Tsaka doon sa baba, is nandun yung explanation mo kung ano yung ilalagay mo sa appeal na file na i-send mo sa YouTube. So yung linagay ko doon is nagsisimula sa Dear YouTube Team. Tsaka, so guys, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga words na linagay ko doon. Tsaka ilalagay ko na lang din sa description kung ano yung mga bagay na linagay ko doon para ma-retrieve ko yung account ko. So napakadali lang. Pero hindi ako 100% sure na mare-retrieve nyo talaga yung account nyo. Kasi nare-retrieve lang yung account kapag mild lang yung kumbaga kasalanan na nagawa nyo sa YouTube, sa community guidelines and the copyrights, yung mga ganun. So guys, napakasayang talaga, kasi ang gaganda pa naman ng videos na yun, puro yun about moto tutorials. So yun na nga. Hindi ko naman pwedeng i-re-upload yun. Napakasayang. So, panonoorin ko na lang yun mag-isa dito sa gallery ko. So, eto nga pala guys, yung sinasabi ko sa inyo, yung pinadala na email ng Gmail.
or yung pinadala na email ng YouTube kung saan na-suspend po yung ano ko, yung account ko. Ay, ito nga pala yung email na pinadala. Pagkatapos pong masuspend at saka na-retrieve ko na yung account ko, ito po yung pinadalang email ng YouTube. So, baliktad po dito. I'm sorry po. So, picture na lang po mamaya yung ibibigay ko sa inyo kasi hindi po makita. So, guys, yun na nga. Ilalagay ko na lang po sa picture kung ano yung makikita mo. So, after nyo pong masend yung ano, yung appeal na pinadala nyo sa YouTube team, is maghihintay lang kayo ng mga 21 hours, 5 hours, yung mga umabot ng araw, mga isang araw, tatlong araw, or else umabot ng tatlong linggo. So, medyo matagal-tagal. Pero, kapag nakasend na kayo, tapos di pa kayo nakaka-receive ng anong notifications galing sa YouTube, is maghintay lang kayo. Maghintay lang kayo, guys. Kasi, kapag dinalawa nyo or nag-send kayo ng maraming appeal, is matatagalan po yung process kasi nga nagkapatong-patong na yung mga appeal mo doon. Saka hindi na nila alam kung saan magsisimula. So matatagalan po eh, mahuhuli na lang po kayo niyan. Mahihirapan po kayo ma-retrieve yung account niyo. So yun lang mga guys, mga ka-hawkies. Sana nakakatulong po yung video ko ngayon at saka maging lesson po ito na ingatan po natin ang account natin. So, ingatan po natin yun sa pamamagitan ng pag-follow ng mga community guidelines at saka yung copyrights. Iwasan po natin maggawa ng videos na kinukuha lang natin yung ibang content or hindi yung content, kinukuha mo lang yung ibang ano, may video kong ilalagay sa video mo na hindi naman sa'yo. So, pwede kang ma-copyright strike niyan. So, sa community guideline, maku-community guideline strike ka kapag yun yung ginawa mo, yung magko-comment ka ng spam. Yung meaning ng spam is kapag nangihingi ka ng subscribers, iyon yung red word eh, yung subscribers, subs, or sub. Tsaka bawal yun, guys. Alalahanin nyo po, bawal yun. So, isipin nyo po yung account nyo yung kapalit kapag linabagyo po yung mga rules and regulations ng YouTube. So, guys, yun lang po. At thank you for watching and stay tuned for more upcoming videos kasi pasensya na po kasi nawala yung mga dating videos ko. So, gagawa na lang ako ulit ng mga makabagong videos all about kwan Bisaya na. So, all about mga moto stops and adventures or whatsoever, just abangan nyo na lang sa channel ko. So, subscribe and hit the notification bell for more informations or to get notified kung may bago akong update or upload. So, yun lang guys. Thank you and have a good day.